Pinasaran ng Department of Migrant Workers ang isang illegal recruitment agency sa Pasay. Ang isa sa mga biktima, umabot sa 140,000 pesos ang naibayad para sa pangakong trabaho abroad. Nasa frontline ng balitang yan, si Camille Samonte. Kinandado at ipinasara ng Department of Migrant Workers ang recruitment agency na 11 Seas Immigration Services sa Libertad Taft Avenue, Pasay City. Ayon sa DMW, consultancy agency ang pakilala, pero nag-aalok pala ng trabaho abroad kahit walang lisensya ang kumpanya. Nabisto ang operasyon nito matapos magreklamo sa ahensya ang isang biktima ng kumpanya. Sa kasong ito, nagre-recruit para sa Poland, sinasabi nila, at pinagbabayad ng 250,000 yung mga kanilang sineservisyo. Ang palusot nila, tinutulungan lang dalaw nila sa paggamit ng work visa. Pero ang sabi namin sa kanila, kanuda-duda yon, kasi yung paggamit ng work visa sa pamamagitan ng pagtanggap ng empleyo sa isang bansa, ay yan na yung pinakamadaling proseso. Hindi kailangan ng tulong sino man yun. Kwento ng isa pang biktima ni si Arias Rica, wala siyang ideya na illegal pala ang recruitment agency na pinasukan niya. Nasa 140,000 pesos na ang naibayad ni Rica sa agency para maproseso ang kanyang dokumento. Pero isang taon na, di pa rin siya nakakaalis. Nakakapanghina lang talaga. Kumbaga naman eh, isang taon, parang ano, parang binuus namin lahat dito eh. Tapos ganito lang yung nangyari. So ang iniisip ko po kung paano namin makuha yung nabigay po namin sa kanila na pera. Pinag-training pa nga raw sila, pero hindi naman pala related ito sa trabahong papasukan nila. Balak magsampa ng kaso ni Rica sa recruitment agency para mabawi ang mga ginastos niya. Ito na ang ikalimang illegal recruitment agency na napasara ng DMW. Nakakaalarma raw ang mga ganitong modus dahil maraming gustong mag-abroad ang naiengganyo. Kaya patuloy daw ang kanilang surveillance sa mga nirereklamo ni agency. Ang delikado dyan, pag hindi lisensyado ng DMW, ibig sabihin, hindi namin na proseso yung kontrata, hindi namin nasilip yung working conditions, yung pagkatotoo ng employer, hindi namin natingnan lahat yan, hindi dumaan sa amin, kaya posibleng peke o kung totoo man ay kulang yung nilalaman ng kontrata, malitang sweldo, ilang oras, 10 hanggang 12 oras ang trabaho, hindi nag-e-exist yung employer sa abroad. Sasampahan ng DMW ng Syndicated Illegal Recruitment ang may-ari at mga empleyado ng 11 Seas Immigration Services. Nagbabalita mula sa frontline, Camille Samonte, News 5. Mga kapatid, Cheryl Cosim po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.